Magandang araw mga tropa, kumusta? Ako na. Kaya tayo nababash ang pangit ng boses mo. Wala akong pake. O sige, ikaw na, pasok. Kumusta mga ka-deep dive? At sa episode na ito ay maganda ang pag-uusapan natin. Shout out nga pala sa nagsuggest. Mr. Siege Fred, maraming salamat sa suggestion na ito at salamat sa suporta. Sa mga hindi pa naka-follow sa page, paki-follow na para maabisuhan kayo sa mga new videos natin. Simulan na natin! Ang malaking tanong, babalik pa nga ba ang Nen or ang Nen ability ni Gonfrix? Bago natin sagutin yan, atin munang pag-usapan kung paano nga ba at bakit nawala ang Nen ability ni Gon. At dito na nga papasok ang istorya ni Kite at ni Neferpito. Simulan natin kay Kite. Si Kite ay isa sa mga naging estudyante ni Gingfrix, naging mentor ni Gon at parang tinuring na rin na nakakatandang kapatid ni Killua tsaka ni Gon. Nagsimula yung istorya ni Kite during the Chimera Ant Arc. Si Kite ay inappoint ng Kakin Empire to conduct ecological research kasama yung grupo niya na madali naman nakasundo ni Gon at ni Killua. Nung una ay tila napakasimple lang nung mission hanggang sa dumating nga sa naging komplikado at doon na nga nagkanda leche-leche sus Mariosep sa kadahilan ng nagkaroon ng abnormalities ang galawan ng mga langgam at meron ding nadiskubre na isang parte ng katawan na nakumpirma nila na galing sa Chimera Ant. At dito na nagsimula magbago ang mission ni Kite at ng kanyang mga grupo at sinimulan ng hanapin ang nest ng Queen Ant. Susunod! Habang naglalakbay si Kite, si Gon at si Killua na tatawagin nating trio ay meron silang natagpo ang factory. Ito palang factory nito ay itinayo ni Gyro upang mag-create ng medicine na tinatawag na D2. At ito nga raw medicine na to ay dinevelop ni Gyro to spread evil. Ngunit nang pinasok ito ng trio ay iba ang bumulaga sa kanila. Matagal na palang nasakop ng Chimera Ants to na pinamumunuan ni Yunju. Sinalubong nga ang ating trio ni Yunju at kasama nitong Mosquito at Centipede at nagkaroon ng matinding laban. Pinaslang ni Gon ang Centipede, pinaslang ni Killua ang Mosquito at pinaslang naman ni Kite si Yunju. Dahil nga sa pangyayaring ito ay naging target na ang trio ng Hagia Division. Ang Hagia Division ay isang division ng Chimera Ants na pinamumunuan ni Leol. Ngunit nagpresenta si Frog na siya nang araw ang susunod na lalaban at mag-hunting sa ating trio. During this time ay nakakatunog na rin si Neferpito at nagiging interesado na rin siya sa lakas ng ating trio. At eto na nga, sinalubong na ni Frog at ng kanyang grupong Chimera Ants ang ating trio at nagkaroon uli ng matinding bakbakan dahil nga sa kakaibang Nen ability ni Kite ay napaslang niya si Frog sa tulong ni Gon at ni Killua ay napaslang nila ang mga tropa nito. Itinuloy nga ng trio ang kanilang paglalakbay at nang malapit na sila sa nest ay may nasense si Kite na Nen na ito naman niyang hinawakan kaya sila na-detect ni Neferpito. At talaga nga naman nagulantang itong si Kite nang hinawakan ang Nen ni Neferpito at napasabi ng monster. Dali-dali niyang pinatakbo si Gon at si Killua. Ngunit wala pang ilang segundo ay nandyan na si Neferpito sumusugod at ayun nga, naputol ang kamay ni Kite. Medyo determinado si Gon dito na tumulong at kitang-kita naman natin na handang-handa na siyang lumaban. Ngunit dinagukan siya ni Killua upang siya ay mawalan ng malay at siya nga ay binuhat ni Killua upang lumayo. Naiwan naman si Kite upang labanan si Neferpito. Na siya namang huling beses na nakita ni Gon si Kite na nasa maayos na kalagayan. Dumaan ang maraming araw na wala silang nadinig or nabalitaan tungkol kay Kite. Ngunit malakas ang paniniwala nito ni Gon na buhay pa nga si Kite. At dumating na nga yung pagkakataon na isinama sila ni Nakel at saka ni Morev upang makita ulit si Kite. Sa kadahilanan na ring duda si Morev sa magiging resolve or determination ni Gon. Dito naman nila nakita si Kite na nakakulong sa cage ability ni Nakel. Inaliwanag nga ni Nakel na kinailangan niyang bugbugin muna si Kite upang makulong ang buong katawan nito. Doon na nga muling nakita ni Gon si Kite na wala na sa katinuan at tila kinokontrol na siya ng Chimera Ants. Sinapak-sapak pa nga siya ni Kite, ngunit iniwasan niya ito at may ilang sapak na pinatama niya at saka niya ito niyakap. Masyadong nasaktan si Gon sa nakita niya at doon na nga rin siya nag-decide na kailangan niyang makalaban or makaharap si Neferpito. Dahil nga doon ay nag-create si Gon ng temporal contract with his Nen in return na mapatay niya lahat ng gumawa sa kanya ng mali. Lumawak na nga ang kaguluhan simula nang ipinanganak ang tinatawag nilang King of Chimera Ants na si Meruem. At kasabay ngang pinanganak ang kanyang goal na world domination, Diyos ko po. Unang naging hakbang ng Chimera Ants ang pag-invade
trade sa Royal Palace ng East Garuto. Na siya namang ikinibahala ng V5 kaya namang itong V5 ay kinontak si Netero upang magbuo ng grupo upang pigilin ang Chimera Ants. At dito naman nabuo ang extermination team na kinabibilangan nila Isaac Netero, Nov, Morel, Knuckle, Shoot, Gunfrix, Killua, Pam, Ikalgo, and Meleon. Umaan pa ang maraming araw at tuloy-tuloy ngang nag-training si Gon upang paghahanda dito sa tinatawag na Grand Attack. At dumating na nga ang araw ng pag-atake. Ginamit nila ang aura ni Zeno upang sila'y makalipad at magmula sa itaas. Unang-unang ang tumalon si Netero tsaka tong si Zeno at tila dalawang dragon na lumilipad pababa. Na nakita naman ito ni Neferpito at nagtataka kung ano ito. Dali-dali naman niyang inactivate ang kanyang aura nang nakonfirma niyang atake ito. Ngunit muli na naman siyang nagtaka nang tong dalawang dragon na to ay dumami. Ayun na nga, buong extermination team na ang lumilipad pababa kasama ang tropa. Tila inulan ng Dragonfall ang buong Royal Palace. At doon na nga nagsimula ang matinding bakbakan. Sa matinding labanan na ito, isa lang ang nasa isipan ni Gon ang maisave si Kite at makita si Neferpito. Nang tuluyan nang makapasok si Gon sa Royal Palace at pinasok niya ang isang kwarto, doon niya nakita si Neferpito na ginagamot si Komugi. Takang-taka nga si Gon dahil nang makita niya si Neferpito ay lumuhod ito at humihingi sa kanya ng oras upang magamot si Komugi na siyang napaka-importanting tao para kay Meruem. Nung una ay talagang di niya maintindihan, ngunit bandang huli ay pinagbigyan din niya ito ng isang oras at naghintay siya doon. Sa loob nga ng isang oras na ito ay dumating na rin sa kwarto si Shyapuff, si Knuckle at si Killua. At pagkatapos ngang magamot si Komugi ng tuluyan ay nagkaroon sila ng kasunduan na iti-take muna si Komugi as hostage upang makasigurado si Gon na gagamotin ni Neferpito si Kite. Na ito naman palang si Shyapuff ay matagal nang gustong patayin si Komugi sa dahilan na gustong-gusto nga ito ni Meruem. Ngunit sinuportahan at prinotektahan ito ni Killua. Habang papunta na si Gon at si Neferpito sa lugar kung nasa nandun si Kite ay nakatanggap pala ng tawag to si Neferpito galing kay Shyapuff na nabawi na si Komugi. At nang marating nila ang kwarto ay kahit si Neferpito ay nagtaka kung bakit patay na si Kite at tinanong ni Gon kung kaya niyang gamutin si Kite. Sinagot niya na hindi dahil patay na siya at sinabi nga niyang kailangan niyang patayin si Gon for the king. At doon na nga naghalo ang balat sa tinalupan dahil Diyos ko po, talagang galit na galit si Gon at doon na lumabas ang adult Gon at binugbog niya si Neferpito na parang batang kinawawa. Dito na nga rin pumalo ang kanyang temporal contract sa kanyang Nen na muntik na niyang ikamatay at pagkawala ng kanyang Nen ability. Kinailangan pang gamitin ang power ni Nanika upang siya ay mabuhay, ngunit hindi ito sapat upang bumalik ang kanyang Nen. At ngayon naman ay bumalik tayo sa tanong, napakahaba ng kwento, Sus Mariose. Babalik pa nga ba ang Nen ni Gon? At kung babalik man, paano mangyayari yon? So, ito yung mga nabasa nating teorya at pwedeng mangyari sa mga susunod pang chapters ng Hunter x Hunter. Unang-una sa lahat, huwag nating kalimutan na main protagonist pa rin si Gon ng Hunter x Hunter at hindi naman siguro mangyayaring tuluyan ang mawawala yung power niya. At isa pa, si Jing na rin mismo nagsabi na intact pa rin naman yung aura ni Gon. Kaso pagdating sa Nen ability, para siyang back to zero. At sinasabi rin niya na meron nga daw mga hunter na kayang mag-remove ng Nen. Meron din na makayang mag-retrieve ng Nen, but with a big price. Ito pa yung iniisip ko ring posible. Naaalala nyo ba tong babae na to? Si Lynn Hordovo, yung nakasama ni Isaac, ni Tero at ni Zig Zoldyck sa expedition. Isa siyang gourmet hunter at sinasabi nila na kaya daw nitong pagalingin si Gon at ibalik ang kanyang Nen ability. Kaso, pwede niyang ikamatay ang prosesong ito. Isa pang teorya ay yung World 3. Naaalala nyo ba nung inaakyat ni Gon yung World 3 ay nasabi niyang parang nagfo-flow yung life ng World 3 sa katawan niya. Siguro ay may dahilan din kung bakit pinili ni Jing na doon sila magkita. And also, knowing Togashi, hindi niya siguro hayaang mangyari yung kinatatakutan natin na hindi na nga bumalik ang power ni Gon. And eto naman yung mga sarili kong teorya, i-share ko na rin sa inyo. Naaalala nyo ba to sa Greed Island? Si Abangana yung Nen Exorcist na pinahanap ni Crollo nung nawalan siya ng Nen dahil kay Kurapika. Maari din magamit siguro ito ni Gon, but who knows kung nasa na to ngayon. Isa pang naiisip ko, naalala nyo ba nung shinare ni Shalnark and Kortopi yung kanilang Nen power kay Crollo upang kalabanin niya si Izuka? Kung nagawa nila yon, pwede rin nilang gawin kay Gon yon.
The question is, sino ang magbibigay ng Nen power? Isa pang naiisip ko na pwedeng mangyari, ngunit sa ngayon ay malabo pa, ay maisipan nilang isama si Gon sa Dark Continent dahil nga nandun yung malulupit na herbs at materials na maaaring makagamot sa kalagayan ni Gon. And lastly, hindi pa natin alam kung ano talaga yung kakayanan ng Holy Chain ni Kurapika. Malay mo, pwede niyang gamutin si Gon using this, but hindi pa natin sure kung pwedeng gamitin ni Kurapika ito sa ibang tao bukod sa sarili niya. Well, that's all for now. Sana nag-enjoy kayo. Napakahaba ng kwentong ito. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito at ang episode nito, maaari lang mag-like kayo, mag-comment at mag-share. Paki-follow na rin ang page para maabisuhan kayo sa mga susunod nating videos. Anime Deep Dive, signing off!